Good morning sa inyong lahat. Happy Thursday, mga kabrigadong Pinoy Survivor, mga Pilipino na nandito sa atin at sa abroad, lalo na sa US where BBM is last day, no? Last day ng First Family sa US. Okay, I hope you're all fine. So, do sa video 108. Yung tanong ko nga, ano yun, what would have been the difference kung in that BBM RPUS visit, no? If kung ang bumisita is si Biden at dito sa Pilipinas at hindi ang si BBM ang pumunta sa US, may diferensya yun. I hope you got it. Another way of yung putting it, yung another question is, are we coming in a position of strength or in a position of weakness? Tingin ko weakness kasi yung pagbisita natin doon, lumalabas, tayo may kailangan. At nagagamit yung bansa natin, pinapakita ng US, the projection is, sa buong mundo, eto ang Pilipinas. We should be very, our people, the advisors ng president, defense officials, at mga DFA natin, lahat kayo sa gobyerno. Kayo na sa gobyerno, no? You should be very, very careful na nakukomit ang bansa natin. Like, punta doon ang Amerika, ang Pilipinas sa Amerika, photo ops, and then sasabihin nila, ironclad ang commitment na ng Pilipinas at ng relationship ng Pilipinas at ng US. Parang sinasabi na kahit anong gawin ng US, kampi tayo. Eh merong maling ginagawa ang US. Merong ginagawang mali ang US. Like yung Ukraine war na yan, maraming ayaw. Kalahati ng Amerikano ayaw sa Ukraine war. Kalahati gusto. Siyempre, yung mga industries na nakikinabang, oil companies, military companies, mga defense companies, industries nila, nakikinabang, kaya okay sa kanila. Tapos ito, here we are, may commitment tayo, strong on relations. Paano ngayon nangyari doon sa China? Oh, paano na? Hindi tayo, so paano yung first to all enemy to none? Katatapos lang natin bumisita sa China. Ano yung pinaproject natin noon? Tayo may kailangan, nag-ano tayo na sana mag-coordinate yung dalawang pinuno o yung higher echelon na walang gulo sa West Philippine Sea. Ganun yung ano. So, pinroject na magkabati tayo. And then, nangyari yung sa West Philippine Sea, yung halos magbanggaan yung mga barko ng Coast Guard natin at yung Coast Guard nila. At yung before that, yung nag-laser-laser sila at marami pang ibang nakaraan. So, issue nga yung West Philippine Sea. Pero, are we solving the problem? Ganon. Are we sure that we want that? Ganon yung magiging projection that ganon tayo sa US? Okay, mamaya tatalakayin ko yon. Yun yung topic natin eh. So, parang sana pinag-isipan natin ng maigi kung tama nga yung pagpunta doon o hindi. Eh, tapos na. Last day ngayon, di ba? So, ang question na lang is, tama ba yung naging deal natin? Sigurado pa tayo na gusto nating ma-retain yung EDCA? O nakompromiso na ba tayo ngayon na kinakailangan i-extend natin ang EDCA ahead of magiging talakayan ng mga senador natin, ng mambabatas natin, kung dadagdagan ng provision or i-automatic extension na indefinitely. Because sa interest ng Amerika, kinakailangan, ligawan tayo, kailangan nila yung bases to project power in the Asia-Pacific. Staging area yung atin na at the same time sinasabi ng presidente natin, it won't be used for offensive type operations. Paano yung mangyari yun? Eh, para sa pa yung bases? Para naman ang tanga natin ng Pilipinas. So, nandyan na nga yan, kahiyaan na, question mark pa rin yun, wala na ba tayong magagawa kasi humarap yung presidente natin, nakipagganyanan, pikot, di ba? Pikot. So, are we getting the right? Yun na lang ang tanong na natitire.
Are we getting the right deal from them? Yung may mga industries, kunyari, yung mga nuclear energy, clean energy, climate change, yung mga pinag-usapan, di ba? Yung 75,000 na Pinoy na kukuhanin ng kanilang ano, shipping. Oh, maganda yun. Okay ako doon. Meron bang usapan tungkol sa mga OFW natin sa Amerika? Meron bang usapan doon sa mga nag-TTNT sa Amerika? Meron bang amnesty na ibibigay? Paano yung mga veterans natin na forgotten heroes? Heroes of World War II? Meron bang mga ano? Mga benefits, concessions para sa kanila na napag-usapan? Kung ang habol natin ay trade and investments to improve our economy, sana, di ba, maganda na pag-usapan din ang ano, ang ano, exploration, oil and mineral exploration, para yun yung talaga mag-generate ng jobs at the same time, income. Kailangan natin kasi yung revenue generation. Hindi yung nakaasa tayo sa mga maliliit na mga projects na pansamantala. Sana, defense industries natin, kailangan natin ng shipbuilding na talagang matibay, yung advance, yung teknolohiya. So, kasi 7,000 islands tayo, tapos yung Navy natin, pupugak-pugak, bumibili tayo ng barko sa ibang bansa, why not US help us develop, help the Philippines develop a strong shipping industry so that we can build our own frigates, our own submarines, our own corvette, cutters, and etc., destroyers, patrol craft, di ba? Why not develop our own, magkaroon kami ng sariling, ano, tayo ng sarili nating fighter jet assembly line para makadevelop tayo ng sarili nating air force. Hindi yung bili lang tayo ng bili. Kasi pagkabili tayo ng bili, wala. Kung talagang magkaibigan tayo, kung talagang nagtutulungan tayo, wag nyo na kaming isipin na magiging customer ninyo. Hindi. O kundi kaya, mag-join tayo. Sige, yung ibebenta, kasari rin kayo. Di ba? Mag-join tayo. Yung mga ganun ba, joint venture na, no? Pati yung arsenal, government arsenal natin, produce our own firearms, hindi yung bili tayo ng bili. Pati munitions, bala, produce tayo ng sarili, Philippine made. Para yung one packet to another packet, magbabudget tayo and then, ganun ba? Or yung, isa pa, yung ano ninyo, yung forestry, na very successful kunwari, yung inyong forestry, forest industries, why not bring the technology here so that we can develop our own forestry so that we can make a department out of it, buong 8 million hectares namin na pwede namin taniman on a 10-year cycle, tapos nun, it can generate around 3 trillion hanggang 5 trillion, which is our budget every year, 5 trillion every year. So, bonus na lang yung galing sa customs, galing sa BIR and all that because meron tayong revenue generating industries, the state earning, and then the Filipino people as a whole will benefit out of it. Pati yung sinasabi ko kanina, oil exploration, gas exploration, mineral exploration, yung all over the country, Benham Rice, Philippine Rice, no? West Philippine Sea, dito sa Mindanao, lahat ng parte ng Pilipinas, we can develop our resources. Sana ganon. Pero kayo na sa gobyerno, ang tanong ko lang sa inyo is, are we happy with what we have been given so far? In exchange for what basis, di ba? So, yun yung tanong. Okay, simulan ko sa mga comment ninyo, habol ako. Alvin Natividad, good evening, Sir Dado, watching now. Kakauwi ko lang po, galing work, kaya paunti-unti ko pa pinapanood mga vlog ninyo na miss ko. Ingat po kayo palagi at God bless po. Maraming salamat, Alvin. Trabaho ng trabaho, ha? Pahinga ka rin. Pahinga rin. Thank you, Alvin. Mga kahabol ka rin. Isang buwan ako hindi magpo-post. Babakasyon din ako, no? Isang buwan ako hindi magpo-post.
Robert Mejia, sir, anong class po kayo sa PMA? Class 1983, Robert. Maraming salamat. Maraming salamat for asking. Initial D, gandang araw, Sir Riking, and to all Pinoy survivors worldwide. Good analysis, sir. Thanks for sharing to us. God bless us always. Maraming salamat, Initial D. Laging nanonood, no? Maraming ko-comment. Maraming salamat. Antonio Dumagpi, ang galing mo mag-narrate ng accounts of your career. May salute. It's a very informative blog based on wisdom. Nag-comment siya dun sa may video 42. So, merong nanonood ng mga playlist. Ano? Maraming salamat. Do catch up. Maraming salamat, Antonio. I always try to be as natural as I can be, no? What you see is what you get. So, tapos, Benedicto Jose, uy, mista ako to ah. Benedicto Jose, okay, Bok, I'm enjoying your historical info and views. Keep it up. Maraming salamat, mista. May mista ako, nanonood pala, no? Ilang kaya yung mista akong nanonood, tapos galit na sa akin, ano? At least, merong hindi galit, ano? Thank you, Bok. Itong si Joe, John tawag ko sa kanya, no? Namin. Iba, Ben. Benedicto kasi, he's a, I'm not sure, Colonel General. I don't know if you made it to General, no? Isa to sa mga, ano, mga original na members ng klase na lab na lab niya yung klase. Oh. Pakstrat Company yata, no? Third Battalion, no? So, ano to? Sa ano yata, Jago, no? Isa lawyer, eh. So, sa Judge Advocate General. Magaling na lawyer to. Sa mabait. Very silent, very humble na classmate. Thank you, Bok, ha? Ay, ito yung ano, ito yung nag-comment na doon sa isa kong vlog, tungkol doon sa goat namin. Bilib na bilib kayo dyan. Goat pa lang namin yan. ito yung nag-comment. Yung goat nga namin, nag-lecture dun sa Command and General Staff College, no? Siya yung mga lieutenant colonel sila noon. Tapos yun ang kwentuhan. Nalaman ko yung kwento nung ano eh, nung sinabi sa akin ni Per Kilikot, yung Jun Kilikot, na tawa kami ng tawa. Halos kami, matake ko sa puso, kakatawa eh. Nakakatawa eh. Kasi yung ano pa nito, intonation, tsaka yung kanyang the manner of saying it. Walang masamang tinapay, Joe, ah. Jojo Llorga, yung goat namin. Pero most improved ka naman eh, no? Imagine na goat ka ng klase tapos nun, nagle-lecture ka. O, oh, di ba? Eh, natatanda ko nga, you even took some ano eh. Parang inaano mo pa ako nun eh. Binibira mo pa ako noon, ano? Na most improved ka, ano? Kasi si Joe naman, si Colonel Joe, o General Jose, ano, kinausap ako nito eh. Oh, galit sa akin to, minura yata ako noon. Oh, eh, sinagot ko rin. Kasi mga Colonel na to, nung nagkausap po sa may reunion kasi noon, yung matenda ko, sinama ako ni ano eh, ni Perky Likot. Nakisakay lang ako kasi ayoko magmaneho sa Manila eh. Tapos nung tong si ang pagkatapos nga noon ng nagano sa akin si ano si Bisaya pa nga eh. Yung naging chief of staff. Pag-usapan namin yung ano eh, yung mga karir-karir. Itong si Joe kasi nagsentimiento. Sinasabi, parang hindi nakatiis ba? Ay, nakainom na rin ng red wine, ano? Hindi nakatiis. Sinabi, bakit daw ako umalis sa serbisyo? Sabi, bakit ba? Eh, galit na galit siya. Tapos hindi ko na natiis yung ano niya. Parang gigil na gigil sa akin. Sabi ko, lubayan mo nga ako. Putya, PI din. Sabi yung ganun, PI din, Bok. Pakailan mo ba sa karir ko? Eh, karir ko yun, dinisisyonan ko yun, buhay ko. Ang pakialaman mo, yung karir mo, yung buhay mo. And tapos, ang sagot niya doon, Bok, ikaw yung baron namin. Ay, no, ngayon kung baron ako, sabi mong ganon.
Ikaw yung standard namin, sabi niya ganun. Ikaw yung standard namin. Ikaw yung pang chief of staff namin. And hearing Joe say that, eh happy ako, no? Pero siyempre, may init yung ulo ko noon. Kasi, pakialam mo ba? Tapos eh, sinabi ko sa kanya, ang hirap sa iyo, Buk, eh. May mga, sasabihin mo ngayon, baron ako. Eh, kinukomkis niyo ako, may nagsasabi, hindi ka na baron. Dami pyo do, dami pyo don. Hindi ka na baron ng klase, kasi may mga nagsasabi naman, huwag ka nang huwag mo nang pakialaman yung klase, kasi hindi ka na baron. Parang ganun ba, ang dating. So, kaya nga kundi umattend ng mga meeting eh. Hindi ako umattend, kasi maraming magagaling eh, no? Mga, ano. And sa akin, I have proven my worth. At saka very confident ako sa sarili ko. So, doon sa mga nagsasabi na bakit ako umalis and all that, decision ko yun. Decision ko yun. Ayoko makipagbanggaan sa mga kaklase ko. Sa inyo na lang. Yun yung akin. O, di sa kanila na nga. So, apat yung kapalit. Dodoy Ribery, Miranda, Bisaya, Anyo. Okay? So, tong si General Jose, eh ganyan talaga, Bok. Ganun talaga. Kasi kung talagang kaibigan kayo, regardless ko ano yung na-attain ninyo sa buhay at ano yung na-attain ko, magkaibigan pa rin tayo. Yun yung mas mahalaga. Ang sa akin at that time, pinahalagahan ko yung pinagsama natin. Sabi ko nga, tanong ni ng ano mo, company mate mo, si John Florese, no? Si Kid. Kid Flores eh. Ano nga, bakit di ako ma-attend? Eh, kasi siyempre, kasama ko sa brigade eh. Mas close kami, no? Sabi ko, Bok, I want to remember you the way you were nung kadete tayo. Ganun kasimple. So, ayokong tandaan yung nagbangayan tayo dahil sa rangko. Na, 3-star ako, 3-star ka, tapos nun, gusto mo mag-chief of staff, tapos nun, sisiraan mo ako sa presidente o kaya sa defense secretary kasi mas malakas ka. Eh ako tahimik. Hindi kita papatulan. Oh, ayoko ng ganun. Once upon a time sa academy, nung kinakailangan magkaroon ng choice ng first captain, nagkataon ako yung pinili na first captain. Oh, then masaya na ako nun. When everything else was equal, when everything else was ideal, I was the choice. I became the first captain. So, in the choice of a higher position in the armed forces, things may not be that ideal. Kasi it's who you know or who knows you. Ayoko nang ganun. So, I decided at a very early age and early rank noon natin, mista, na nakita ko kasi I had the benefit of seeing how things will be in the future when we become generals because nakita ko sa panahon nila General Canyeso, panahon nila FBR, panahon nila Mison, nila De Villa, no? Lahat, itong mga class 58, 59, 60, lahat yan nakita ko. Yung kapitan, ang gaganda ng samahan nila, magmimista, parang tayo. Pero pagdating na sa Colonel to General, kutya, siraan na sila na siraan. Labasa ng baho, oh, yung asawa niyan, ganito, ganyan. Nagpupunta pa sa nightclub eh, ng pipi ka pa ng lalaki sa nightclub. Imagine, yung asawa mo siraan ng ganun, para lang sa posisyon ng commanding general ng army. Oh, nakita ko lahat yun eh. That's why I have to weigh. Ano mas mahalaga sa akin? Basta, yung pagkakilala ko sa inyo, ng kadete tayo once upon a time, na okay tayo, or matatandaan ko kayo, walang yan to, animal ka, tinraidor mo ako, hayop ka, bariling kita eh, yung ganun ba? Kasi may mga times na may dalawa akong mistang hinamon sa barilan, may mga ganun na. May mga times na alam mong binibira ka, yung nag-report sa akin, nang naglabas ako ng firearm sa Makati, nireport ako ng mista. Siniraan pa ako ng mista. Eh, member ako ng ano eh, ng government negotiating panel. Kahit reviewin ninyo yung DVD Commission, yung report nila, nandun yung pangalan ko as a government negotiator.
Hindi makakapasok sila General Enrile doon, who was the head ng negotiating panel ng government, kung wala ako doon. Barilin man sila. Ang ginawa akong ano doon eh. At saka yung go back to barracks na yon, wala yung salita ng go back to barracks. Surrender ang pinag-uusapan noon eh. Sinabi ko lang nga na ang gamitin na word is return to barracks because alam ko yung musang. Hindi sumusurrender ang musang. Well anyway, mister, yun yung ano ko. Sorry ah, sinabi ko sa iyo, sinabi ko. Natatandaan po ba yun? Na nag-anuhan tayo, exchange tayo, mister. Na lumoral na lumoral ka kasi parang para naman ako pag-asa ninyo na ano. Pero sabi ko sa iyo, kung ako naging commanding general ng army, ang titignan ko mista is yung ano ninyo. Kasi alam ko kung paano eh, kasi naging aide ako na commanding general, di ba? Ang titignan ko is yung retirement ninyo. Like kunyari si ano, si Kaluikita. Oh, general, sayang, one star. Hanggang doon siya because of age. Pero kung alam kong ako magiging CGPA, pinatuto ko na yan, binulong ko na yan sa upper class natin, sir, si ano, si Kaluikita, sayang yan, pang ano na yan eh, pang 3-star yan eh. At least maging area commander yan, o at least maging commanding general na army. O, kasi may relationship na kami dun sa mga upper class. Tama kayo sinasabi mo, Bok, noon. At yung mga iba nating misa na hanggang colonel lang inabot, no. Anyway, not meant to be. Ako nga, kapitan lang eh. Bisyo ka pa mag-general, no? Okay, so maraming salamat. Oy, may nag-comment na negative, ah. Yung ipis nga na nag-comment. Sabi ko, pagka mag-comment kayo, positive lang. Huwag yung ano, huwag yung personalan, huwag yung bastusan. May nag-comment yung doon sa video ko na inabutan ako ng PM, ng NPA sa farm, ang sabi, ikwento ko raw sa pagong. Tignan daw niya kung may maniniwalang pagong sa kwento ko. Bastos eh, no? Basta anong gawin ko dito? Ano, pakang ko? May lawyer ako. May lawyer ako. So, wag sana ganon. Reiterate ko, mag-comment kayo. Friendly lang na comment. Pilipino tayo pare-parehas, no? Wag ganon, bastusan eh. Lahat ng kinukwento ko sa inyo, totoo, lalo na yung buhay ko, totoo, walang ano, walang gimmick, walang halong ano yun, fake. Yung kinukwento ko sa inyo, nabutan ako ng NPA sa farm. Wag mong babastusin yung kwento, kasi nga, buhay ko yun eh, muntik na ako doon. Yung balls ko nga nandito eh, at that time, pero, ang ano doon, na na-control ko yung sitwasyon. Siyam yung witness doon. Apat yung NPA, lima yung mga civilian na tauhan ko. And they witness how I handle things. Okay? So, hindi ko ikinuwento yung iba doon. Because may mga issues eh. Yung iba kong kwento sa buhay ko, hindi ko kinukwento sa inyo. Lalo nung sa intel ako. Kasi may mga issues. Yung mga kung paano ko pinagpapatay yung mga tao, hindi ko may kwento sa inyo. Kasi mapa-plug yung ano ko eh. Pero remember, naka 73 ako, yun yung count. No? Na with my own doing or with my responsibility as the head of the unit, lahat yung responsibilidad ko. So, yun ang comment, naipis, 74 ka. Bok ba? Paka natin. So, thank you, Mr. Benedicto Jose. Musta, Bok? Hinahinay lang, exercise. Nirayo mga na ba? Hinahinay lang. Enjoy lang. Maganda ka, Bok, ng ano? Ng pagkain. Matikas challenge. Alexander Nicholas. My regards, sir. Mista nyo po ba distant relative ko na si retired Major General Miguel Mike Laurel? Hindi. 82. Laurel? 82 yata. Eco Company. Mabait yun. Laurel, oh. Mabait yun. Tahimik, pero mabait yun. Walang yabang yun. Class 82. If I remember right, no? Yung Laurel na yan. Thank you for asking, Alexander. Mang Amado, Senior Tabora,
Ayos lang yung long weekend, sir. Nice yung topic mo ngayon. Referring to vlog 108. Yung pag-visit ni BBM. Bakit naman to? Nasaan na? Bakit yun nun? Ayos lang. Thank you, mga Amado, ha, for commenting. Teka, tingnan ko kung tama yun. Mado. Luburan, 1973. Yang mahirap dyan kasi, kalahati ng NCR made of light materials. Pag artillery na, ilog na lang ang fire breaks. May mga building rin naman, para oo, yun lalo na yung sa mga residential, ano? Pagka nag-ano na, yung hellfire, wala na talaga. Madadaig yung ating, ano, fire brigade. USB. Tapos, sabi ni Luburan, as long as it takes or the next election. Yeah, tama ka. I agree. After Biden, kung hindi siya na re-elect, ang problem is from now to election time next year, Biden or his allies in the White House can stage war, no? That will put America into such a position na kinakailangan siya yung ma-re-elect. Si Trump ang sinasabi, he will end the war in Ukraine. He will be friends with China, ganun-ganun, no war. Ano lang, economy, pick up, etc., etc. Eh, paano yung mga people around Biden? Ayaw nang ganun. So, baka, lubos-lubos nila, put the Americans into a footing na may gera na. Kaya nga malaga sa kanila yung bases na ito sa Pilipinas. At pagka yan, pinurso nila, itong taon na to, they have the whole year, next year, another, from January hanggang November elections, to do something about China. Yan ang nakakatakot eh. Kaya yung defense officials natin, government officials, for that matter, you should think twice. Laliman ninyo yung, ano, yung macro. Kasi masusubo talaga tayo, kawawa naman. Now, okay lang sa akin na nandyan yung EDCA, you ask for the moon and the stars. At the same time, you start training our reservists. You start looking at the manpower. Because yung kung magkagera man, ang sasalo lang sa atin is yung manpower natin. Yung 40 million natin na reserves, yun ang kinakailangan pagpuntiryahin ninyo. Mas maganda pa nga eh, get a brigade from the Americas, gaya ginawa nila sa Taiwan, 2,000, o kaya yung sa Ukraine na yan, and then start training our reservists. Mas maganda yon. O kaya, training the trainers para maturuan yung buong ano, and then target it na in a short span of time, at least, from now till, excuse me, till next year, 2 million na reservists ang matrain. 1 million snipers. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Ang sa akin, mas malaga, 1 million na snipers. And then, yung 1 million na SROC, Scout Ranger Orientation Course, mga 45 days lang naman yun. So, i-turn out mo na i-turn out. Hanggang next year yun, makatrain ka, 1 million. So, meron tayong pang long range engagement, mga 500 meters to 800 meters to 1 kilometer, kung equipped sila with the right scope, the firearms and all that, bungko na na. Oh, 1 million yon, 1 million na target, patay. Oh, 1 million na sundalo yon ng Chinese. Oh, de padala sila ulit. Busi natin, yung reserves nila, 400 million. Pero, kung ang ano dyan eh, papauwin mo pa na yung mga loss of body part and all that, tas buhay pa, do not kill. Ano lang, yung ano lang, maging medical ano lang siya. Matatakot yung mga nasa mainland, ayaw nila maging sundalo. Okay? Because alam nila, yung pupunta nila parang mga askal eh, mga Pilipino. And then yung pang search and destroy, yun yung mga SROC. Yung 1 million na, ano ba sabi ko noon?
100 divided by 5. So, 200,000 na team. Hindi, yun yung ano, 140,000 yung Rangers, no? 140,000, 120,000 na team na may ilalagay mo, preposition mo na per province and all that, tapos nun, boom. Nagko-conduct ng sniper fire yung ano, yung ating 5-man team, 200 teams, 200,000 teams 'yon. And then merong nakalapit, search and destroy, no? Search, kunin yung mga armas and then ibibigay do sa ating ibang reservists. So laban tayo noon. No one can conquer us. Excuse me, not even Russia, not China, not US. No other country can conquer us. Na kailangan we believe in Filipino eh. 2 million at least na train. Bok Ed Anyo. Bok, yun ang puntirihin mo. Advise the president and then work on it. Pati yung national defense, yung mga general natin yan. You train 2 million reservists initially. Because yung time, hanggang doon na lang talaga kaya. From now hanggang 2024 na November or hanggang 2025, 2 million. Yun ang mahalaga. At least 1 million snipers. Tapos noon, 1 million na mga scout ranger oriented na mga tao na sa reservist. Yung remaining na 38 million, pagka ano, ito ng 2 million ang bahala mag-train. Pagka may gera na, no? Eh wala, hindi kaya. Pag wala pang gera hanggang 2025, then continue. Para mahalaga ngayon, pinag-usapan yung EDCA and all this high polluting na mga equipment and all that, HIMARS, mga FFF na F-16, submarine, o kaya mga barko, wala yon. Sira lahat yon. Ang mahalaga, tao. Basta, makinig kayo, tao ang kailangan. Okay, maraming salamat. So, thank you, Luburan, for your comment. Tapos noon, Danilo Manahan. Good morning, sir. Mista mo at advisor ng PBBM. Hindi lang siya. Hindi lang siya. Kaya nga, talirin yung kamay ng mista ko. Nag-isa man siya. May mga ibang advisor na civilian. Kaya nga, mga politiko. Kaya nga, mahirap eh. That's why I have to blog about it para at least madinig ng iba. O yan, mista ni Aydaan nyo yan. Eh, pwede niya akong i-deny. Oh, mista ko yan, nakakaya yan. Or, oh, eh, ganyan talaga posisyon ko rin eh. Oh, di ba? At least, Mr. President, tignan nyo. Tama ito, this makes sense. Hindi galing, pwedeng may, ano, pwede siyang mag Pontius Pilato na ano, style. Ayan, ang pakinggan ninyo. May punto yung sinasabi eh. Oh, di ba? O, ano nga gagawin natin? At least, hindi sa kanya mismo. So, para nandun yung principle of denial, galing sa intelligence ed anyo, kaya alam niya yung ginagawa niya. Okay? So, ang sa akin is to augment whatever is pwede pang gawin. Friendly ano lang, friendly advice. Walang personalan. Hirap din siya kasi merong ibang nag-a-advise eh. So, Sara Garcia, sir, try mo po lumaban na senator. Ayoko. Ganda po ng mga advice niyo. Ayoko mag-senator. Ayoko ano. Kasi, hindi ako yung type na politiko eh. Kasi, sabi ko nga sa inyo eh, pagka bad ako eh, na ano, hindi ako politician. Enigmax. Okay, but sir, paano gaano mang kaliit yung probability ma-infiltrate mag-iba ng landas yung BIP Security Command. Madaling ma-wipe out ang leadership. Ang mahalaga sa akin, BIP Security Command. Baka yung ano, yung sinasabi ko na mag-train ng mga ano, no? Ang mahalaga sa akin, basta, ano, it will all come into play na maayos lahat yan. Mahalaga, training na muna. Training na muna. Kesa sa yung isasabak mo lahat yan na walang alam. So, meron kang isang tiniente, meron kang kapitan, may major ka, may colonel, may general, and so forth. Tapos yung mga men in ranks, mga NCO. Pagka lahat yan na-train, and then, kahit nagkalasog-lasog yung itaas, na matay lahat ng nasa itaas, mayroon magka-carry on. Yun ang mahalaga. So, tsaka na yung ano, kunyari, ma-infiltrate.
Malalaman naman kung may Judas eh. Di naman tanga ang Pilipino. Hindi tanga. So, let's see. Doon muna tayo sa ano, base 1 bago tayo mag base 2, base 3, base 4, no? Base 1 muna. Kinakailangan natin mag-train ng mga sarili nating mga tao na kasabay ng ating modernization ng armed forces. Kasi maubos man yung barko na yan, maubos man yung mga fighter jet na yan, at yung mga missiles na yan, at meron kasing katumbas na katutok sa kanila rin, one on one, okay, 2 versus 1, 5 versus 1, talo tayo because 1,200 yung fighter ng China, 12 lang yung fighter natin. Kahit dagdagan mo na sandaan yan, 1,200 pa rin yung China. So, the best way talaga is to train our people because China cannot claim the Philippines as their own until there are still Filipinos fighting. Di ba? Kahit naubos na lahat ng ano natin, lahat ng munitions, lahat ng eroplano, barko, etc., lahat ng military assets natin, meron pa tayong isang asset, Pilipino. Yun yung dapat punteriyahin ng ating mga defense officials. Because 40 million Filipinos I'd rather have, kahit 2 million lang na Filipinos I'd rather have, fighting, well-trained, and then ilalaban ko sa mga high-paluting ninyong mga eroplano and all that. Kasi kaya kong pasukin yung mga eroplano ninyo at patayin yung mga piloto ninyo. O, then kami nasasakay. O, kaya kung gaano kalayo yung base ninyo, pwede namin gapangin. Eh, walang kwenta yung mga high-tech nyong weaponry because yung tao namin makakapag-disperse naman tactically magagawa yun. Kasi hindi naman gagastusan ng isang missile ang isang tao natin. Mauubos yun. Magkailan lang missile nila. O kahit yung missile nila dalawang, 100,000. O, tatargetin nila yung mga tao natin. Ang itatarget nila, yung itatapad nila sa tao natin, yung tao din nila. Pero kung mas magaling yung tao natin, patay yung tao nila. That's why sinasabi ko, sniper and ranger. Para may laban tayo. Gusto nyo, special forces. Philip Gons, good day, sir. Good day, sir. Enjoy vlogging. Maraming salamat, Philip Gons. Maraming salamat. Enigma, good afternoon, sir. Surviving here sa California, USA. I've watched many of your videos. You did what you had to do. Can't help but wonder. It will be a very different Philippines now if you did not resign from the AFP, then became a politician. Maraming salamat, Enigma, for the thumbs up, no? Maraming salamat. Sometimes, iniisip ko rin yun. Pero, not meant to be. Whatever we do here on this planet, maybe magkaroon ng impact, pero pagdating sa langit, wala namang impact eh. Ang may impact is kung naniniwala kayo na God is your creator and Jesus Christ is your savior. At kung naniniwala kayo sa teaching na habang nandito kayo sa mundo na to, temporary lang kayo lahat, no matter what title you achieve, no matter how much money you make, or ano man yung ginawa ninyo, ang magka-count sa langit is how much goodness you did, how many Christians or how many people you helped in your lifetime. Yun yung mas nagka-count. Wala yung mga doctorate na yan, wala yung masters, wala yung kung anong tinapos mo, double majors and all that. Wala yung posisyon kung nagpresidente ka ng kumpanya o nagpolitiko, nagsenator ka and all that. Kaya sinasabi, service to humanity. Ang mas mahalaga nga eh, makikita naman ng langit yun eh. Kunyari, you did service. O, pati yung mga pare, na totoo ba naging pare ka? Totoo bang ikaw eh, you live a life like our creator, our savior? Eh, baka yung mga pare pa nga, mahirapan na ano, pumasok sa langit. So, wala. Kahit ano man. Kahit may, of course, we don't know, no? Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. So right now, kahit papano, nagbablog ako, and then kung mapipick up yung vlog ko ng iba, then good, thank you. And ganun pa rin, good luck pa rin sa atin. Right now, ang sitwasyon natin is papunta na tayo dun
sa end of days. Papunta na tayo doon. So, what you have to do is to repent, seek out the Lord, and then try to do good. At the same time, yung spiritual, no? Pero yung physical preparation, ay, may gali. You have to stock up on food. Because doon papunta lahat yan, kahit ano yan. Gera, sakuna, plague, lahat yan. Pagkain pa rin ang impact. No? So if from now, you do the Matikas Challenge, I am on my 18th week. 18th week. So right now, ang kaya kong supportahan, isang taon na. More or less, no? So, 2 taon pa yung pinaghahandaan ko. So, it helps a lot. Kahit 10 lang, pakunti-kunting mga delata, 10 hanggang 20, tapos pakunti-kunting mga bigas, lagay nyo sa plastic, and then tubig. Pakunti ko, madali yung tubig eh, mura yung tubig. Ang maano yung bigas, pero in a country like the Philippines, hindi problema ang bigas eh. Kahit nga, nag-import nga tayo dati ngayon, nag-self-reliance tayo. So, yung delata, yun ang priority, delata. Tsaka syempre, solar ninyo. Solar ninyo, tsaka yung mga LPG ninyo. Kasi pagka the moment na nagmahal-mahal na, isa yon, pangalawa, patatak kayo para to buy and sell. Nasa Biblia naman lahat eh. So, if you're not ready, mapipilita kayo magpatatak. And goodbye, sa impyerno kayo, di ba? So, whether that is true or not, basta sinabi sa Bible eh, no? Ako, sabi ko nga sa inyo in the past vlogs na ang langit eh, ang Bible is one of the best intelligence source ng information. 2,500 predictions in the Bible. 2,000 nagkatotoo to the letter. 500 to go. And all of that 500, karamihan doon is in the end times. Okay? So, malalaman natin in the next few years. Whether magkatotoo o hindi, basta ang punto, 7 days of creation, in the first 6 days, nag-create ang God. Yung 7th day, nagpahinga siya. I-relate mo sa atin, from the time of Adam hanggang ngayon sa time natin, 4,000 years before the coming of Christ, 4,000 years. And then, 2,000 years mula nung crucifixion ni Christ hanggang 2030. That's 6,000 years. And then may sinasabi, may parating na 1,000 years, meaning yun. That's all 7,000 years. 7 days, 7,000 years. 7 days sa langit, sa kanila, is equivalent to 7,000 years. So, patapos na tayo doon sa 6,000 years sa 2030. Ano na ngayon? 2023, at sinasabi may 7 years. 7 years of tribulation. 2030 minus 20 minus 7 is 2023. So from now hanggang 2023, it might get rough. Now, I'm not gonna wait and then, ano, tama pala yung Bible. At wala ka na makakain, ano? So I'd rather, for a mere 50,000 per person, yun yung computation ko, 50,000 per person, that is good for a 3-year preparation. So, yun lang yun. What is 50,000 compared to, bibili ka nga ng kotse, bibili ka ng whatever. Unahin mo na muna yung preparation mo para sa things to come. It may not come, pero definitely, tingin ko it will come. Sabi sa Bible nga eh. So, yun, tingnan natin kung ano mangyayari, no? Basta be prepared. Spiritually, emotionally, psychologically, and physically. Okay? So, Enigmax, maraming salamat sa comment mo. I hope you are not having so much hard times dyan sa California. Lahat yan pagsusubok at kung ano lang, dasal lang. Pray to God, no? Nasubukan ka lang. Orlando Sabala, good morning sir, watching here in Sydney. Have a good day and all Kapinoy survivor. Maraming salamat at hello sa mga taga-Sydney. Maraming salamat sa comment. Okay? Orlando Sabala. Ay, nawala.
Nawala, nawala. May napindot ako. Sana. Okay. So, Ray Ringor. Ray Ringor. Okay. Nice artillery tactics. Fire for effect. Sabay tawa. Nag-comment siya doon sa video 29, Legendary Canyeso. Commanding General. Thank you, Ray. Jemboy Antonio. Good day, Sir Dado. Sana nagtagal po kayo konti sa serbisyo hanggang one star general o PMA superintendent. Maganda adikain nyo, sir, sa Army at PMA. Baka sakali mabago o nabawasan yung mga hazing accident sa PMA. Baka na dagdagan. Baka na dagdagan, ano? Kung sa Army, mabigyan ng maayos na program yung mga retired soldiers natin. Sinabi salute po. Pero you know, yung commanding general ngayon ng Army, si General Browner, magaling niya, si General Browner. At naging commandant sa PMA. Magaling niya, sana nga maging chief of staff eh. General Browner. He's a very, very good officer, very capable. So, yun niya eh. No one has a monopoly of ideas. No one has a monopoly of wisdom. There is always someone there na parating. Hanggang tiniente, makikita mo na eh. Makikita mo na as they go up the ladder. Sure, there are sometimes yung mga sinasabi na once in a lifetime na mga officer. Hindi ako yun. Na meron mga once in a lifetime na mga career officers na who would have done good. Yung mga tipong Alexander the Great, mga tipong Patton, etc., etc., na given the break, given the rank, the position during their time, they would do good, do well. But nasinasay ko sa inyo eh, ngayon, yung Army under General Browner is who can ask for someone better? Well, magaling niya si Browner. Yeah, the Army is taken care of. Ngayon, pagka nagkagera tayo, malalaman natin kung sino yung maangat dyan. Kasi yung hindi naman magaling, wala rin eh. Mawawala yung command niya. Why? Kasi, tingnan nyo si Andres Bonifacio. Siya yung father ng Katipunan. Siya yung nagsimula ng lahat. No? Eh kaso nga, lahat ng gera niya, lahat ng battle niya, talo siya eh. Dumating si Aguinaldo. Nag-ano sa kanya, nag-polarize sa kanya yung mga tao kasi lagi na nanalo. Yung ano nga, you will lose your command kung hindi ikaw talaga yung tipong Alexander the Great, no? So, you have to be well-rounded eh, na magaling ka na leader. So, dumadating yon at merong dadating at dadating. Pero si Aguinaldo, nakita naman na hindi siya yung tama pa rin, binenta niya tayo eh. Hanggang sa nasundan siya ng panay mga ilustrado na type na mga presidente. Okay, so ano yan? Nakatakda lahat yan na mangyari. Okay, so Jimboy, maraming salamat sa pag mo sa akin. Carmelo Restan. Very nice analysis, sir. I salute you. Maraming salamat, Carmelo. At least may nakikinig, ano. Thank you, thank you. Passionista, passionista. Long time no hear, ah. Hello again, Sir Dado. Nice to be back and listen to you. Ano nangyari sa'yo, passionista? Busy ka yata, no? Thank you, ah. Thank you. Nandiyan ka pa rin. I hope you're doing well. Okay. Ingat lang lagi. June, wala yung pangalan. Jung Rojas. Okay? Amerika ay palaos na. Tayo lang sa ASEAN country nakipag-align sa Amerika. Instead of diffusing the tension sa Taiwan situation, we fan the fire pa. Where is enemy to no one? Correct. I agree with you. Jun, okay. I agree with you. Nagpapagamit naman ang Pinas sa kano. Correct. Nakalimutan na ata ni PBBM
ang kanyang katraydoran ng mga kano sa ating bansa. Correct! At sa mga ninuno natin, dapat sasaba ang focus natin ng talagang atin. Dapat ang focus natin buong Pilipinas. Dapat ang focus natin sariling atin. I agree with you, June, ha? June Rojas. Ang ano nga eh, dapat nga warning pa nga kay PBBM. Beware, when they needed your father, grabe ang depensa nila sa tatay mo. Si Reagan, and then yung ano, si FEM, senior, no? Tapos, nung parang tumatagilid na at parang umaangan na itong Corazon Aquino, parang nakita nila, palitan si FEM kasi nga si Corazon Aquino ay mahinang klase. Hindi nila kayang mabola si FEM. Matalino eh. Nag-i-speech nga na walang binabase. Impromptu lagi. Magaling. At alam niya kung ano yung hihilingin niya para sa Pilipinas. Eh, ayaw na Amerika. Gusto niya short change lagi tayo. Kaya ipinalit si Cory. Kinidnap si McCoy. Kayong lahat, pamilya. Kasama ka si BBM. Dinala sa Hawaii. And then ngayon, na presidente na natin si PBBM, eh, you have every reason na pagtiwala sa Amerikano. I say no. Be careful. Itong mga official natin sa gobyerno, si Mr. Ed Anyo at saka all the rest, pag-isipan nyo maigi, ha? Kung saan tayo pumapasok. Yung Ed ka na yan, ano yan? Bitag yan. Mapapalaban tayo talaga. Ngayon, kung gusto nyo tayuan yan, yung Ed ka, abay lubos-lubosin nyo para naman may laban tayo. Ang sa akin, sige. Ayan yung Ed ka, sige. Ang masihilingin ko pa, magkaroon tayo na sinasabi ko na first island defense natin, which is from Yami, no? Batanes, Itbayat, and then Babuyan, and all that. 9 dash line natin doon. Our version of 9 dash line doon, and then dito, Scarborough, all the way to Spratly, yung Pag-asa Island, tapos doon, sa Ayungin, and then, humingi kayo ng barko sa Amerikano, ang dami nilang barko na, iaano na, itatapo na, ide-decommission, tutunawin na lang, hingin ninyo, mga sampo, you run it aground, kagaya ng mga ginawa ng mga naunan nating mga general na magagaling, they run it aground, and then nilagyan ng tauhan. So, at least, para yung sa, ano, mga kabagang yung ano natin, di ba, kung nasaan, kung who has ownership, who has occupation has ownership. I-occupy natin yung China, 7 pa lang in-occupy tayo, i-occupy na natin lahat habang nandyan na yung EDCA, nandyan na yung mga Amerikano, hinginin yung barko, i-run aground natin kung saan saan dyan na ano, and then establish a perimeter yung sarili nating 9-9. Double 9 dash line ay sagot natin doon sa 9 dash line ng China. Eh, nakikipag-anuhan tayo, Amerika, subukan nga namin kayo kung gaano kayo, hanggang saan kayo. Sige nga, yung Scarborough Shoal, kukunin namin, standby kayo ha, baka mapaway kami. Pagkano, the next day, magsalita kayo, it will be an international incident, kukunin namin yung barko doon, gagapangin namin. Sa gabi, nagapangin namin. Isang ano lang yan? Isang platoon. Kung ilang barko, isang platoon. Kaya yan. Pero walang barel. Ano lang, yung ginagamit sa hayop, tranquilizer. Okay. Yun lang. So, tama ka, Junro. I agree with you. Jun Rojas. Ariel Garcia, present sir. Hello Ariel, maraming salamat. Happy Thursday. Mag-weekend na naman. June Di Montana. Greetings. Hello June, maraming gandang umaga. Alvin Natividad, good evening sir Dado. Medyo marami na ako namimiss sa mga vlog niyo at gabi na po kasi ako nakakauwi. Kaya medyo habol po ako sa mga vlog niyo. Ha 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 ha. God bless po at ingat po kayo. Maraming salamat. Tapos si Peli, maraming salamat sa comment mo. Alvin Natividad, thank you. Hinay-hinay lang, may pagod ka masyado. Panorin mo yung video at sabay tulog. Oh.
Feli Cram. Ayaw daw humingi ng mga Amboy sa mga kano dahil ang laki na daw ng ginastos nila sa mga trainings and schoolings na ibinibigay sa mga Pinoy. Nakakaya daw sa pride. Ayaw daw humingi ng mga Amboy sa mga kano dahil ang laki na daw ng ginastos nila. Eh, libre nga eh. Nag-training, libre. So, ang pagkapinag-uusapan ay ano, ang thank you, Peli, tama yan. Ang pinag-uusapan ni bayan na, Pilipinas, patriotism, walang amboy-amboy. Basta kung ano yung tama. Nag-training ng schooling na ibinigay sa mga Pinoy, akin yan, naka-ano ko eh, nakarami ko eh. O, tinyente pa lang ako eh. Pero wala. Das, nire-recruit pa nga nila ako eh. Sa US Army, okay sa CIA. Pero, hindi. Pag yung pinag-uusapan eh, patriotism. At that time, sabi ko nga eh, no, I plan to become Chief of Staff of the Armed Forces eh. That's why I'm going back to the Philippines. Nire-recruit nila ako sa US Army. Okay. Lateral transfer. First Lieutenant daw ako pagka, ano. Eh, ganda na sweldo, $2,000. Kumpira mo sa sweldo ng tiniente nun. 3,000, 2,700 pesos. Imagine, babanatan ka ng $2,000. Eh, kung pera-pera lang, di ba? Tapos US Army pa ako. So, pinakamababa ko mararating daw doon, general. Eh, ganun din. Di sana, doon ako. Tapos, American citizen ako. Pero hindi. At that time, ang iniisip ko, patriotism eh. Babalik ako ng Pilipinas, mag-ano ako. Mag-serve. Sira talaga. Ah, Peli. M. Cram. Parang burikat ang dating ng Pilipinas sa mata ni Uncle Sam. Correct. I agree with you. Burikat. Parang samang pakinggan, ano? Kunting kalabit lang pala, eh, bumuka ka na kaagad. Ha, 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 ha. O nga, Peli, eh. Ang pangit pakinggan, pero ganun nga ang dating natin. Cheap. Cheap tayo. Isipin mo, yung napapanood ko sa TV, bigyan ka lang ng, korte, ng tatlong barko. Tatlong barko, tsaka dalawang eroplano na luma, parehas. Ayan na naman tayo. Second hand na naman. Tuwan-tuwa tayo. Clap-clap. Tuwan-tuwa yung ating mga opisyal. Ay, nakakapika talaga eh, no? Wala ba tayong sariling ano? Dapat, yun nga sinasabi ko, sana siningin nyo na lang defense industries natin. Our own shipbuilding facilities na high-tech. We can create our own frigate, our own destroyer, etc., etc., all patrol ships, Coast Guard or Navy, our own airline, defense industries, our own jets, our own everything, our own munitions, ating arsenal, our own weapons, our own night vision, our own uniforms, everything. They have been so advanced in the world simula noon hanggang ngayon. Yun ang ano yun natin. Pwede naman joint eh, no? Para kung ano man yung produkto, after masatisfy yung armed forces natin, sige, export natin kung saang country na nangangailangan. Ang dahil bumibili eh. You set up shop here in the Philippines na under Philippine laws, di ba? Na 60% Filipino-owned o 40% American-owned. Okay lang. And then, ilagay nyo na lang ng controls. Yun yung mga... Pero yung bigyan ka ng ilang barko, ano? Ano na tayo? Yan na. Yun yung compromise na tayo. Extend may EDCA. Payag na tayo doon sa sinasabi ng EDCA. Tapos nakikita ko sa TV itong ating mga opisyal sa military. Nakatawa pa kayo. Bilib na bilib kayo. Tuwan-tuwa kayo. Parang ansaya-saya ninyo sa mga ginagawa ninyo. Nakakaya kayo. Sorry ha, pero nakakaya kayo. Akala ninyo nakakaganda sa Pilipinas yung ginagawa ninyo. Hindi, nakakasama. Kahit sa inyo daanin, nakakasama. Pumayag kayong kagatin ng mansanas. Binigyan kayong mansanas, kinagat ninyo. E tapos ngayon, pagdusahan ng buong Pilipinas. Para kayong Adam at Eva eh. Pagdusahan na natin lahat yan. Maglalagay kayo ni EDCA. Ngayon, compromise na. Extend natin yung EDCA. Dahil sa na isubo yung presidente natin na ano, tapos maya-maya, hugas kami kayo. Hindi naman kami. Presidente naman ang umuo dyan eh. Imagine kayo. Pakaya kayo. Okay. Tutuloy ko to, no? Sige. Tatapusin ko kay Peli. Huli niya sinabi, nagiging tutatuloy ang dating ng Lion ng Norte. Kawawa, no? Baka natakot sa
pwedeng gagawin sa kanya ng agila, same way na nangyari kay Apo. BBM, beware. What the Americans are capable of doing. Para kang rag. Pagka ginamit ka na, hindi ka na nga hugasan, tapong ka na lang eh. Ngayon, nakatawa kayo. But ako, I feel, something na huwag naman ganunan. Eh, baka mamaya, kung kailan na kailangan presidente natin, tapos nun, nailagay yung anong interest ng Amerikano, and fire yung interest ng Pilipino, gagamitin tayo, alam na ng buong mundo, ngayon, balitang balita, US, Philippines. Ay, nako. Kaya ang susunod nating topic ay joint maritime patrols versus sovereignty or territorial patrols. Alin ang mas maganda para sa bansa natin? Ito, tatalakayin ko sana to pero nakaka-isang oras na tayo. So, isusunod ko kagad ito, no? Our topic should be joint maritime patrols na sinasabi ngayon, sasali pa Australia, sasali Japan, and US. Joint maritime patrol, siguro for the intention of freedom of navigation versus sovereignty patrols or territorial patrols ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy or Philippine Air Force. Ano ang mas mainam para sa akin? Siyempre yung isa, yung huli. Sovereignty patrols, territorial patrols natin. Why? Tatalakay kayo sa susunod. Please like, share, subscribe. Maraming salamat sa inyo. Mga mista, kamusta na kayo? Mga Pinoy survivor, maraming salamat. Yung nagko-comment ng pangit, huwag nang mag-comment ng pangit. Walang personalan, walang bastusan. Mag-comment na kayo. Like, share, subscribe. Okay? Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Good day. Bye-bye.